Mahaba pa rin po ang pila ng mga humahabol na makapagparehistro sa Quezon City. May ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph? Connie, pakita muna natin yung haba, kung gaano kahaba yung pila ng mga botante na gusto magpa-register para sa election 2016. Yung nasa likod ko ay ito yung towards nung end na ng pila. Tatawid na kayo ng dalawang kanto at hindi biro yung bibilangin nyo ng oras para makapunta doon sa COMELEC office para makakuha ng mga form na kailangan nyong fill-upan. At mga nakapila na yan ay galing sa District 2 ng Quezon City. Huling apat na araw na ng pagpaparehistro at pagpababiometrics, kaya pasensahan na po tayo ngayon, mahabang pila ang inyong dadatnan sa mga COMELEC office. Ang District 2, Connie, ay yung may pinakamarami na botante sa Quezon City. Sa tala ng COMELEC office dito, meron silang tinatayang 281,000 na mga botante. Ngayong araw na to hanggang alas 9 ng gabi, yung pagpuproseso na gagawin ng COMELEC Quezon City. At para naman doon sa ibang mga distrito ng Quezon City, narito po ang inyong mga schedule, no? October 28, Wednesday. Yung District 1 po ay sa Wilcon, Visayas Avenue kayo magpaparehistro. District 2 dito sa may Quezon City Hall, COMELEC Office. District 3 sa Eastwood Mall. District 4 sa Quezon City Hall Lobby. District 5 sa may Fairview Terraces. District 6 ay sa Wilcon, Visayas Avenue. Bukas, yung mga gusto pang bukas na pumunta, October 29, Thursday, yung District 1 and 2 sa Quezon City Hall. District 3 sa Eastwood Mall. Sa District 4 naman ay mga dapat sa lobby po kayo ng Quezon City Hall. Sa District 5, Quezon City Hall. Sa District 6, dun kayo sa Wilson, Visayas Avenue pupunta. Connie, may mga priority lane para doon sa mga may edad at may kapansanan. Pero abiso ng COMELEC, no, yung mga nagdadala ng mga bata, huwag nyo nang gawin yan. Kasi mahihirapan lamang yung mga bata at hindi yan nakasiguruduhan na ipaprioritize kayo. Ang titiisin nyo lang talaga ay yung haba ng pila, pero doon sa loob naman ng COMELEC office ay mabilis na yung pagpuproseso. Yung iba natin nakausap dito ay alas 6 o alas 7 pa ng umaga nakapila, pero hanggang sa mga oras na ito ay nasa labas pa rin sila ng COMELEC office. At sa mga hahabol, para mas madali na yun yung gagawin, magdala na kayo ng mga ID na makikita dyan yung inyong address. Ipa-photocopy na rin ito dahil kanina ay nakita natin doon yung COMELEC officer. Hiningi na yung mga photocopy ng mga ID at binigyan na ng form. Yung mga form na yun, yun yung pwede nyo fill-upan habang nakapila kayo at para hindi naman nasasayang yung mga oras ninyo. Connie, alas 8 ng umaga, nagbubukas yung COMELEC office dito. Pero ang abiso sa atin ng mga taga rito ay agahan, no? Mas maaga sa alas 8 kasi yung mga dumadating ng alas 6, alas 7 ay nadadatnan nila mga 100 na or marami pa na mga kababayan natin ang nauna na at nakapila pa sa kanila. Connie? Maraming salamat, Joseph Morong.